Tumayo po ang lahat. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langi, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Tayo pong lahat ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo niyo lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at tinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y laganap pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili,
hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob, ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwi ng magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Magsitayo po ang lahat. Sama ni Jesu Kristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa'yo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Bethsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kanyang mga kamay. "May nakikita ka na bang anuman?" tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, "Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy." Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti, nanumbalik ang kanyang paningin, at malinaw na niyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Ang paglikha po at ang kaligtasan ng sangkatauhan ay may tamang panahon at oras. Ito ay nakabatay sa panahon at oras ng Diyos. Ito ay paraan ng proseso. Sa unang pagbasa, narinig natin mula sa aklat ng Genesis na si Noe, kahapon sa narinig natin sa unang pagbasa, magkakarugtong ito,
si Noe ay inutusan ng Diyos na gumawa ng arko. At mula dito, pinaloob sa arkong to ang kanyang pamilya at ang mga hayop at mga ibon na magkakapartner. At pinaulan ng Diyos ng 40 araw at 40 gabi na walang tigil, pati yung pagbaha. At ngayon po, narinig natin sa unang pagbasa na huminto yung pag-ulan at pagbaha para malaman ni Noe kung okay na ang sangkalupaan. Ang ginawa niya, nagpakawala siya, nagpalipad siya ng uwak. Bumalik yung uwak, pero hindi siya nakontento. Nagpalipad siya ng kalapati. Kalapati naman yung kanyang pinakawalan. At yung kalapating ito, bumalik. Ibig sabihin, walang matapuan yung kalapate, no? Marahil puro tubig pa. Matapos ang 7 araw, nagpalipad muli si Noe ng kalapati. At ang kalapating ito bumalik nang merong tuka-tuka sa kanyang bibig, sa kanyang tuka, na isang sariwang dahon ng olibo. Ibig ipakahulugan, wala ng tubig at meron ng tumutubo sa lupa na halaman. Ibig sabihin, okay na yung lupa. Hindi pa rin siya nakontento, ano? 7 araw muli, nagpalipad muli si Noe ng kalapati. Ngunit ang kalapating ito hindi na bumalik. Maaaring nakakita na ng mapupugaran ang kalapating ito. Dito natin makikita yung proseso, yung tamang panahon, oras para sa Diyos. Ang kaligtasan na ginagawa niya sa tao, gradually, unti-unti. Nagkasala ang tao, lilinis ng Diyos sa pamamagitan ng tubig. Pinalipad yung kalapate, bumalik na merong tukang sariwang dahon ng olibo. Larawan ito ng kapayapaan, ng pakikipagkasundo muli ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ebanghelong narinig natin ngayon, may isang lalaking na bulag na taga Bethsaida. Dito pumunta sila si Kristo, kasama niya ang kanyang mga alagad, at may mga tao na nagdala doon sa bulag patungo kay Kristo. Anong ginawa ni Kristo? Nilapitan yung bulag, dinuraan, no? May lumabas na likido sa bibig ni Kristo, dinuraan sa mata yung bulag, at ito ay hinipo ni Kristo. At tinanong niya yung tao, yung bulag, may nakikita ka na ba? May nakikita po, pero parang mga puno, oh, punong kahoy na naglalakad. Hindi niya paklaro na nakikita. Ang ginawa muli ni Kristo, hinawakan sa mata yung bulag, at matapos nito, klarong-klarong nakakakita yung bulag. Nakakakita na siya muli. Ito yung paraan din ng pagbibigay kapayapaan ni Kristo sa sangkatauhan, sa pamamagitan ng bulag na kanyang nilurhan. Sa unang pagbasa, sa pamamagitan ng tubig na likido, nalinis ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ng banal na pagdura ni Kristo doon sa bulag, sa mata, nalinis din. Nakakita yung bulag. Hinipo at pinagaling ito ni Kristo. Yung pagpapagaling na ginawa ni Kristo ay isa ring proseso. Hindi biglaan. May tamang panahon at oras. Unti-unti. Nung una, hindi pa klaro yung paningin. Sa pangalawang pagkakataon, naging malinaw na. Parang sa unang pagbasa, nagpakawala, hindi pa klaro. May tubig pa. Nagpakawala muli, nagpalipad ng kalapate. Uy, klaro na, okay na. Meron ng buhay. Unti-unti. Nung una, hindi makilala ng lalaki ang kanyang nakikita. Muli siyang hinipo ni Kristo at nakakita ng klaro. Nakita niya ng klaro ang lahat. Ang paghipo ni Kristo ay nagdadala din ng klarong pangunawa.
sa mga nakikita. Kapag tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, ang tingin din natin sa mga pangyayari, hindi rin klaro. Pero kapag ang Panginoong Nazareno, inilig natin ang kanyang paghipo, ang kanyang pagpapagaling, hindi lang pisikal ang pagpapagaling na kanyang ginagawa, emosyonal, psikolohikal, spiritual, nagiging klaro sa atin ang lahat-lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Mas nauunawaan natin. Nakakita yung bulag, pero ang tingin sa tao, parang mga punong kahoy lang na gumagalaw. Hindi tao. Ang ginawa ni Kristo, hinipo niyang muli yung tao. At malinaw niyang nakita ang kanyang kapwa, tao. Nakita niya na siyang nakakita o pinagaling na hinipo ni Kristo, nakita niya ng klaro-klaro ang kanyang kapwa, tao. May mga pagkakataon na tayo ay nabubulagan. Hindi natin klaro nakikita ang ating kapwa. Kadalasan nga kapamilya natin sa loob ng tahanan. Pero parang hindi natin nakikita, nararamdaman, naririnig ang kanilang presensya. Kanino ang problema? Nasa atin na tumitingin. Hindi natin napapahalagahan ang kanilang buhay. Yung pagtrato natin sa tao, hindi bilang isang tao. Hindi kapwa natin na may buhay. Ang pagtrato natin sa kanila, parang mga bagay lang na gumagalaw, na walang emosyon, na walang pakiramdam. Sa pagpapatuloy ng banal na Eucharistiyang ito na ating ipinagdiriwang, hingin natin yung grasa sa Diyos, yung grasa ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman at mga kasalanan. Huwag tayong mainip. May tamang panahon at oras ang Diyos. Unti-unti, gradually, at nawa, maging klaro nating makita ang lahat ng bagay na mahalaga sa ating buhay. Lalo na yung pagpapahalaga sa ating kapwa na meron ding buhay at sa Diyos na pinagmumulan ng kagalingan, pagpapatawad at buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa Kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin. Kagandahan ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at nagdurusa naway makita at madama ang pagmamahal ng presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa katahimikan at itaas sa Diyos ang ating mga pampersonal na intensyon.
Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Malalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay galugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kus ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Magsitayo po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon, ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang abyak puso, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ihayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagbibisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tangin sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng Cruz ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang laloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain po kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus na Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin.